Hi guys, good afternoon. Mommy Chills Mix, or just call me Sally. Welcome back to my channel. And for this afternoon po, magsishare lang po ako na experience ko since malapit na rin po ang ating Halloween days, no? Kasi malapit na November 1 and 2. So, yun ay celebration na rin po ng All Souls Day and All Saints Day. Okay? So, magsishare lang po ako na experience namin nung kami po ay nakatira pa sa Makati City. One of the barangays there na natirahan namin. So, ito po yun guys. Okay? Sana panoorin niyo po. So, nung ako ay bago pa lang, bagong salta ako dito sa Maynila, way back 85, 86. Hindi po ako kaagad nakapag-aral. Siyempre po ka po sa pera, pinapaaral lang kami ng mga kuya namin, ganon. So, hindi po ako nakapag-aral. Sila po yung nauna kasi ang kuya ko, naghahanap pa rin lang po doon ng trabaho kasi katatapos lang din niya ng college. So, wala po talaga kaming source para ako makapag-aral din ng college kasi kag-graduate ko lang ng high school. Ngayon, ako po yung laging naiiwan sa bahay. Okay? So, siyempre, baguhan lang din po ako doon. Hindi talaga din kasi ako palalabas. So, nandun lang ako. Nasa second floor kami nakatira. Yung sa ground floor po kasi ay may ibang kamag-anak po kami nakatira doon. So, pinatira kami doon ng isa naming relative. Parang caretaker po. So, kami. So, ayun, doon kami. Yung pinakamayari noon ay nasa Cotabato sila. So, kami doon nakatira. So, according po sa mga, sa kanila, ang bahay na po yun ay panahon pa ng mga Kastila. So, lumang-luma po siya na nabili ng aming kamag-anak po. So, ang kwento ko po ngayon guys ay tungkol sa isang, maaaring sabihin kong kababalaghan. Hindi ko alam kung yun ay ghost or multo or isang uri ng entity, maaring engkanto, duwende, maaring din may sinasabi silang black lady, white lady, punong-puno po yata ng kung ano-ano doon guys. Una sa lahat dahil, nasabi nila yun dahil ang mga kapitbahay doon, di umano pag minsan may nakikita silang nakaitim na nakasilip sa may bintana. Ang bintana ng bahay na yun, guys ay lumang uri din. Salamin pero lumang uris. Sabi nila ang tawag doon ay French window. So, ganun po. Tapos, minsan daw po, mayroon pong, kasi may tubig doon sa baba, pinaka baba, mayroong gripo. So, minsan, yung gripo doon, may tubig siya. So, nakakalibre yung ibang kapitbahay na nakakaalam na hindi pala na isasara ang tubig doon. Minsan nag-iigib, nakakapag-igib daw sila doon. Minsan lang naman. Tapos, nung minsan daw po may nag-igib, meron pong isang nakainom, no? Nakainom, nagdala ng container. Habang sinasahod niya yung container dun po sa may gripo, balance po sa kanyang kinaupuan, kasi nakatungo po siya, meron po siyang nakitang paa. Di umano. Paa. So, hindi niya sure kung paa ng lalaki o paa ng babae. Ang pinagtataka niya, bakit nakalutang yung paa? Pag tingalan niya ng kaunti, nakasuot ng puti, sumahabang damit. Ang ginawa niya, guys, ay bumalikwas ng takbo. Kasi parang agaw dilim na rin po yata yung pag ano niya. Kasi nga, nakainom siya. So, inutusan siya na umuwi. Inutusan siya na mag-igib ng tubig. So, in short, hindi napuno yung galon or yung container. Basta umalis siya, tumakbo siya. Yun lang ang ikinwento daw niya doon sa ano. Yun lang ang nakita niya. Hindi siya sure kung ito ba talaga ay tao, elemento, whatever, kung ano man yun, kung may nagbibiro man sa kanya. Basta yun po ang nakita niya. Yun po isa sa mga kwento. Yung ibang kwento naman, yung mga bata doon, or minsan yung mga matatanda, kasi maraming tao doon po eh, bandang malapit kasi sa medyo squatters area na rin yung
pwesto ng bahay, pero hindi naman si squatter yung street namin na tinirahan, hindi naman po. So, ang sabi naman ng ilan doon, mga bata or minsan matatanda, doon daw sa may taas, sa may second floor, doon sa tinirahan mismo namin, minsan may sumisilip daw doon na matandang babae na nakaitim. So, hindi naman nila pinapansin. Akala po nila daw ay tiyahin namin. Kasi pag minsan pupunta doon yung tiyahin namin, nagbabakasyon. Pero yung mga times na sinasabi nilang nakita nila, nasa probinsya po yung tiyahin namin. Hindi po siya nagbabakasyon. So, yun, kung yun man ay totoong nakita nila, kung isang malikmata lamang, hindi din po namin alam at hindi rin po namin napapatunayan. Okay? Yun po ay sabi-sabi ng iba. Ngayon naman, isishare ko ang personal experience ko. Okay po? So, ito po yun. Since ako po ang laging naiiwan sa bahay, maghapon, ako lang mag-isa talaga. So, ang ginagawa ko, sinasara ko yung pinaka-main door. So, bababa ako, mayroong sariling pintuan yung pataas eh. Kasi sa baba, iba naman sila, paikot sila doon. So, iba yung pinto nila doon. So, nakasara, nakalak po yung main door. Tapos, doon lang ako sa taas. Wala lang, may cassette doon. Uso pa nun, guys, ang cassette. So, may cassette doon. Minsan, kumakanta-kanta ako, ganun-ganun. Parang, kasi libangan, walang magawa eh. Tapos, ang ginagawa ko kasi, guys, mga bandang alas dos ng hapon, mga ilang beses na nangyari sa akin yun. So, hindi ako nakaramdam ng takot. Kaya sabi ko nga, hindi kaya ang tatay ko yung dumadalaw, sabi ko. Yun ay naisip ko lang din. Kasi hindi ako kinakapitan ng kaba, hindi ako kinakapitan ng takot. So, ang nangyari po ganito. Habang naghuhugas ako ng pinggan, mga alas dos ng hapon na, maliwanag. Naghuhugas po ako ng pinggan, mayroon akong naririnig na umaakyat ng hagdan. Siyempre po, ang hagdan ay kahoy. Umaakyat po yon ng hagdan. Tok, tok, tok. Mga tatlo, 3 to 4 steps maririnig ko. So, ang ginawa ko, since narinig ko siya, edi titignan ko, baka kasi may umaakyat nga o may tao, lumingon ako, wala naman tao. Tapos, tinignan ko yung hagdan, wala din naman tao. Tinignan ko yung door, yung main door. Wala rin namang tao, nakalak pa rin siya. So, okay lang, sabi ko, sige, makyat ka. Mupo ka na lang dyan, huwag ka magulo. At siguro po mga 3 times na nangyari sa akin yun. Pero hindi ko lang talaga pinansin. So, hinayaan ko lang siya. Bahala siya dyan. Medyo may pagka-creepy rin talaga yung house na yun. Kasi hindi pa yun siya na... Nung that time, hindi pa po siya na improve. Hindi pa siya pinaayos ulit. So, other experiences po. So, isa po yun sa experience ko. Hindi ko alam kung yun ay multo, encanto, whatever. Pangalawang, iba pa experience ko, pagka minsan sa gabi, syempre kahoy po yung sahig doon, pati yung sofa doon, kahoy, yung solid na kahoy. Pagkahihiga ka, ako kasi medyo may pagka, anong tawag doon, nocturnal po ako eh. So, hindi ako natutulog ng maaga. Nakahiga lang ako ganyan. Hindi ko alam kung ito ba ay tawag doon, ito ba ay isang uri ng ano ba to? Likot ng isip ko. Mayroon naririnig-rinig ako ng kung ano-ano. Pero, sa totoo lang, naririnig ko. Ako yung nakarinig eh. So, naririnig ko na doon sa sala, kasi yung sala, hindi naman kasi masyadong malaki. Yung sala, nadoon yung mga upuan, nadoon yung newspaper minsan, sa may table, center table. Naririnig ko, guys, parang umuurong yung upuan na kahoy. Siyempre, pag umuurong yung upuan, maingay yun kasi kahoy nga. Tapos maya-maya, maririnig mo parang nagbubuklat ng newspaper. Oh, di ba? Nagbubuklat. So, pinakikinggan ko lang ng ganyan. At ilang beses din yun nangyayari. So, pagka ganyan, nung minsan, sinilip ko sa pinto. Wala naman tao.
So, yung sinara ko, kailang, yung mga sumunod na mga pangyayari, yung mga sumunod na naulit po yung ganung eksena, parang tinutubuan na ako ng takot kasi wala nga namang umuro ng upuan, wala namang, ang upuan hindi naman naurong, parang ganun, parang, naririnig ko lang parang umuuro, sabi ko, ano kaya yun, totoo kaya yung naririnig ko. Tapos nagbubukas ng dyaryo, wala namang tao dun sa sala, kasi pagka isisilip ka sa pinto, paglabas ng pinto, sala agad yung masisilip mo eh. Sala kasi at saka kusina, wala kasi siyang, wala siyang, ang tawag dun, harang, kaya kita agad. So, ganun po guys, yung mga na-experience ko. Okay? So, yun po yung na-experience ko sa bahay na yun. Iba pa po yung mga na-experience ng ibang kasama namin sa bahay. Okay? So, ito po yung ibang kwento dun sa bahay na yun. Yung aking mga kasamahan kasi, mga magaganda. So, kaya naniniwala po ako, siguro may ibang entities dun. Kasi itong isa sa mga kamag-anak ko nandun na dalaga din nung araw na yun, mga panahon na yun, maganda kasi siya guys. Estisa, Kastila ang kanyang look. Yung isang kamag-anak ko, kasi may mga lahi sila eh. Ako lang yung wala tsura dun eh, parang wala lang. Pero pag dito sa video, parang maganda ako yun. Pero hindi, totoo, personal hindi. Yung mga kasama ko, yung isa, Estisa, Kastila, ang kaning ano mo kasi ang Mama Mary ba? Yung isa naman mukhang Bombay kasi nga ang tatay niya ay Bombay. So, itong mukhang Kastila, mistisa, naliligo siya. Ano siya kasi, ano talaga siya kasi ligawin kasi napakaganda, ang tangkad, super talagang head turner ang tawag sa kanya, guys. Oo. Talagang pinakamaganda siya. Mukha akong alalay, julalay sa kanya. So, siya ay naliligo dun sa CR. Yung CR kasi meron din parang bentanilya ba ang tawag dun? Maliliit na bintana lang. Para singawan baga. Dun sa pinakalikod ng bahay kasi guys, meron dun malaking abukado na. Lumang-lumang abukado din. Nung araw pa. Nando doon sa likod. Madalas po guys, according to the story, kasi nauna silang dumating dun sa akin eh. According to the story, yung isa din na kamag-anak naman, kasi tatlo kaming dalaga doon. Ako yung pinakabata, pero ako yung pinakawalang itsura. Mbaga, isa mistisa Bombay, yung isa mistisa Kastila. Ako parang mistisa Pilipina. So, ako lang talaga yung ano doon. Ako lang yung pango, ako lang yung medyo maitim, 'di ba? Ako yung mababa, ganon. So, yun nga guys. So, yun, to make the story short, ganon ang nangyari at dumating ang time na yung pamilya ng may-ari ng bahay ay doon na lumipat kasi nagkaroon ng ano sa Cotabato, nagkaroon sila ng sabihin natin na nagkaroon sila ng problema sa Cotabato. So, pansamantala, lumipat muna sila sa Maynila. Pero nandun pa rin yung ano, nandun pa rin yung bahay nila doon. Kumbaga mga siguro, mga nakailang buwan sila doon. Ngayon, ito po guys, nangyari. Itong pinakamayari, yung lalaki, siya po ay mga alas dos ng madaling araw. Siya po ay, naiiis siya. So, gusto niya mag-CR, bumangon siya. Pumunta siya sa CR, tapos uminom siya ng tubig din sa may lababo, ganun. Basta ganun. Etong lababo kasi guys, merong parang mga maliliit din na bintanilya. Merong maliliit doon na ano, singawan din. Kaya medyo ano ngayon, ventilated ngayon bahay. Naliliit lang. Kaya pag naghugas ka doon at medyo mahangin, maano ka, kahit hindi ka mag-electric fan. Eto, sumilip siya guys, doon sa may mga bintanilya. Pag silip niya, matangkad siyang tao eh, mga nasa almost mga 6-footer yata siya. Pag silip niyang ganyan, may nakita siyang nakaputi dun sa baba. Mayroon kasing CR din dun sa baba, dalawang CR doon magkatabi. Sinilip niya, pumasok dun sa may CR.
nakaputi. Tapos, inabangan niya. Kasi gusto niya makita kung sino. Nakailang minuto na doon siya, guys. Wala pong lumabas. Walang lumabas na nakaputi. Nakita lang niya pumasok, pero walang lumabas. Oo, diba? So, kinabukasan, kinaumagahan, nagtanong siya doon sa mga nakatira sa baba. Sino sa kanila ang bumangon ng ganong oras at nag-CR? Nagtataka siya kasi madilim. Pero kitang-kita niya kasi diba, kahit medyo madilim, yung liwanag ng mga bahay-bahay, nakikita pa rin eh kung sino yung ano. Kaya kita niya na nakaputi eh, puti ba naman ang suot? So nagtanong-tanong siya, guys. Nagtataka siya kasi ang bawat bahay naman doon, ang bawat kwarto doon, guys, may CR. So walang reason na pupunta ka pa dun sa yung CR kasi na yun, parang pagkalahatan na CR kung sino yung gusto ano. Dati na kasi na CR yun, guys. Yun yung lumang CR na pwede pa rin namang gamitin. Pero itong nasa baba na kamag-anak namin, yung room nila doon meron din sariling CR. Okay? So nagtataka siya bakit kailangan lumabas ng ganong oras tapos hindi nagbukas ng ilaw tapos ang tagal sa CR hindi niya naintay, bumalik na lang siya sa loob ng kwarto. Ang sagot ng mga nasa baba kasi dalawang kwarto yan, walang lumabas na nag-CR ng ganong oras. At syempre ang tinatanong yung mga babae kasi nakaputi eh, babae eh. So dun siya, guys, kinabahan siya, bongga. Akala niya haka-haka lang ang mga naririnig niya sa mga sa amin, sa mga ibang kamag-anak namin na merong something doon sa bahay. So nag-decide sila buong pamilya na magpatawag ng pari at pabinditahan yung buong bahay, kasali yung buong compound, kasi isang buong compound yun eh, isali yung buong compound, as in lahat ng sulok ay bibinditahan. Okay? So, nagpamisa po dun, guys. Nandun po ako na nagpamisa. Nagpamisa talaga. So, since then, wala na pong napapansin. Wala na pong napapansin na ganon. Wala na siya nakikita. Kasi siya talaga, hindi rin siya niniwala eh. Pero hindi niya kinaya nung malaman niya na wala pala nakaganon. At yun na, rinig din yung mga sabi-sabi. So yun po yung kwento dun, guys. Thank you so much, guys, for watching. And